Welcome back mga teknolohista ng bayan. Natapos natin pag-usapan ng ating input and output statements, pag-usapan naman natin ang data types sa C++. Sa programming, ang data type ay ang ginagamit para i-describe o identify kung ano ang uri ng data na i-assign sa isang variable. Ang data type ng mga variable ang magsasabi kung gaano kalaki ang storage space na pwedeng i-occupy ng isang variable. Ganun din, ito ang magsasabi kung paano interpret ang bit pattern storage nito. May apat na classification ng data type sa C++. Ito ay ang basic data type, ang derived data type, which is array at pointers, ang enumeration data type, enum, at ang user-defined data type, which is structure. Ito ang table ng range at memory size ng mga data type. Para sa basic type na characters, sign char and sign character, sila ay may memory size na 1 byte at nagre-range ito ng -128 to 127 at 0 to 27 naman para sa unsigned. Lahat ng mga unsigned data type sa C++ ay mga positive numbers at hindi pwedeng maging negative. Sa short at short signed ng mga variable, 2 byte yan at yan yung range, -32768 to 32768. Para naman sa integer, which is madalas nating ma-encounter, ang sign at sign ay katulad nung short, 2 byte din siya at ganun rin yung range. Ganun din ang range at ang byte ng short integer at ng sign short integer. Gaya ng sabi ko kanina, ang unsigned integer, unsigned data type ay mga positive number. Kaya wala silang negative range. Para naman sa malalaking value, pwede nating bigyan ang isang variable ng data type na long, sign long, at ang sign long. Ito ay may mga 4 bytes na size. Sa mga decimal numbers naman, meron tayong float at double. At meron tayong long double para naman sa mas malalaking decimal values. At yun ay meron 16 byte. Tandaan natin na ang mga basic data types ay ang mga numeric base. So, madalas ito ay integer or floating point. Napasama sa numeric base data type ang character. Kaya, ito ay binibigyan ng definite na bytes para sa kanyang memory size. Meron rin naman tayong tinatawag ng mga boolean type. Ang mga boolean type ay mayroong value na true or false. Mas maunawaan natin ang paggamit ng mga data type kapag nasa actual na pagpo-program na tayo. Ganun din, mahiwalay na mga videos para sa arrays, pointer, enums, at structure. Kaya, sa kanya natin yung pag-uusapan. Ang susunod na pag-uusapan natin ay tungkol sa variable para naman mas ma-appreciate natin itong data types. Kaya hanggang dito na lang muna sa ngayon. Until next time!